Hey guys, assalamualaikum and welcome again sa Amer TV. So ngayong araw guys, is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account sa coins.ph. Okay, so ayan, so be sure na naka-install sa ating cellphone. So mag-install lang tayo sa ating Google Play Store. Okay, so open lang natin guys. So by the way pala guys, si coins.ph is crypto currency siya. So ibig sabihin, it talks about money and currency. So for example, bibilihin mo yung dollar, then ibebenta mo naman siya online. So ginagawa to siya online guys, okay? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account. So tap natin itong create account. Okay, so yes lang, then ilagay natin dito yung active phone number natin. Okay, so ayan, then dito sa ibaba, magsiset tayo ng ating password. So be sure na meron siyang 9 characters, and then meron siyang uppercase, one uppercase, and then combination of numbers and special character. Okay, so ngayon gagawa na tayo. Okay, so ayan. Okay, then ngayon check natin itong box. Then tap natin ulit yung create account. Okay, okay, so recaptcha, so check niya kung hindi tayo robot. So cars, so select natin lahat ng may cars. Okay, so ayan, so wala na ba dyan? Verify. Okay, so ayan, wait natin yung authentication code, which is masi-send siya dun sa number na binigay natin. Okay, so ayun na. Then, i-copy lang natin. I-check natin ulit sa inbox natin. Okay, so ayan. 411 170. Okay, so ayan. Okay, so create pin. So gagawa tayo ng 4-digit pin. Okay, so ayan, welcome to coins. So gagawa tayo ng 4 na pin, which is yun yung gagamitin natin kada mag-login tayo. Okay, so ayan. Okay, so ulitin natin. Okay, so enable lang natin itong biometrics para pag mag-login tayo. So biometrics na lang, fingerprint. Okay, so ayan, then done. Okay, so ngayon, merong business account, merong personal account. So let's say dito tayo sa personal account. Okay, so ilalagay natin yung pangalan natin, which is nakalagay dun sa ID natin, kung ano yung nakalagay. Okay, so ayan. Ayan. Then yung date of birth natin. Okay. Ayan. Then gender. Ayan. Then next lang tayo. So yung province natin. NA lang. Ayan. Sa permanent address. So, same lang. So, check lang natin yan. Then, next. So, employment status. So, self-employed tayo. Okay, so information and communication, ayan. Then next. So what is the purpose of this account? So payment, so PHP transaction or trading or crypto transaction. So ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Okay, so dito lang tayo sa both PH and crypto transaction.
Okay, so ngayon mag-upload tayo ng ating ID. So select lang natin dito kung ano yung ID yung gagamitin natin, okay? So let's see, driver license. Okay, so retake tayo kasi medyo malabo. Okay, then submit. Okay, so ngayon magsi-selfie tayo, guys. Okay. Okay, so ayan. So ngayon i-review natin, guys, yung ating information. So kung tama na siya, guys, so scroll down natin, then confirm. Okay, so submission successful. So yung information has been received and is currently being reviewed. So i-review nila yung ating sinubmit na application. Then after that, malalaman natin kung approve na tayo kasi magte-text sila or mag-i-email sa ating email. Okay, so got it. So allow lang. Okay, so congratulations, you passed our identity verification process. Now let us add some cash to your account. So ngayon pwede na tayo mag-add ng ating pera. Okay, so cash in. Okay, so para din siyang e-wallet, guys, so pwede tayo magbayad ng bills. Okay, so ayan, so nandito lahat ng bills, so pwede tayo magbayad dyan, government, ayan, nandito lahat. So ayan, then pwede din tayo mag-load. Okay, so nandyan lahat. Okay, so ito yung crypto prices, guys, sa Bitcoin. Ayan, so medyo baguhan pa ako dito, guys. Ayan, so mag-cash in lang tayo. For example, dito cash in. Okay, so ngayon depende kung saan manggagaling yung pera natin, sa GCash. Ayan, okay, so InstaPay. Ayan. Okay, so ayan, pili lang tayo kung saan manggagaling yung ating pera na ika-cash in. Sambol sa BPI. Okay, so ayan. So ito yung mga banks, guys. Ayan. Okay, so kompleto na siya, guys. Okay, so ganun lang kadali, guys, gumawa ng account sa coins.ph. So again, be sure na nakasubscribe sa ating YouTube channel para sa mga bagong ideas or knowledge na ating isi-share. So again, thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.